Tara, luto-luto na. Guys, magluluto ako ng malasuging ginataan. Ayan, meron tayong gata. Siyempre, yung malasuging isda. Sili, sibuyas, kamatis at luya. At hindi mawawala yung malunggay. Yung gata ko kasi guys, purong-puro talaga yan. Ayan, lagyan ng kawali. Lagyan ng mantika. Di pa masyadong mainit yan. Nagmamadali kasi mga gutom na ata. Ayan, konting himas-himas lang ng mantika. Yan, mainit-init na guys. Lagay natin yung sibuyas. Di ba ang bagal? Yan. Kunting ano lang, kunting gisa-gisa. Hindi na kailangan dyan ang bawang kasi kata lang naman yan. Pero yung iba, nilalagyan nila. Yan. Kunting ano lang, imas-imas lang si ano, sibuyas. Yan, lagyan natin yung dinikdik na luya. Siyempre, hindi yan mawawala sa ginataan. Kasi yan yung nagbibigay sarap sa ginataan, ang luya. Gisa-gisa. Kasi pinamasarap talaga yung ano yung sa ginataan yung may luya. Siyempre, kailangan tipid-tipid. Mahal din yung ano. Mahal yung ngayon yung luya. Lagay natin yung kamatis. Yung kamatis naman, guys, hindi yan dapat yung mawala sa ginataan, lalo sa mga isda. Kasi, yan yung nagbibigay ng ano, ng kulay. Diba? Yung kamatis. Kaya, kailangan natin lagyan ng kamatis. Saka, hindi ko yan hinihiwa ng maliit kasi... Ah, liliit na lang yan kapag ano. Ilagay natin yung isda. Ayan, di ba? Frozen pa yan. Ah, di ba? Puro lang lahat laman lang niluto ko kasi mas masarap sa ginataan kapag puro laman. Pero masarap din naman yung may mga buto-buto. Ang ulo, masarap din yung gataan. Diba? Atin... ukay-ukayin, isa-gisahin para maramdaman natin yung ano, yung sarap. Ayan. Frozen kasi yan guys, kaya kailangan natin anuhin eh. Ayan. Kunting ano muna, kunting pa kulo-kulo. Ayan, lagyan natin yung gata. Diba, nakita natin yung kulay ng ano, tomato, kamatis, lagyan natin yung sili. Tatlong sili lang ilagay ko kasi ang mahal ng sili tapos wala pang kulay green. Mas maganda sana, ay wala pang kulay pula. Mas masarap sana kung may kulay pula yung ano, yung sili. Ayan, kumukulo na siya. Diba? Mas masarap yung purong gata talaga yung ilalagay mo kasi sobrang sarap ng sabaw. Lalo na ng mamantika. Lagyan ng konting asin. Kasi masarap na yan. Matamis-tamis na kasi yung gata niya eh. Lagyan ng paminta. Yung sakto lang yung paminta. Ayan. Diba? Malapit na siyang maluto. Lagyan ng konting ano, bitchin. Ako, melikas ako sa bitchin guys. Kasi parang mas masarap siya. Lagyan natin yung malunggay. Pwede yan mawawala sa ginataan yung malunggay. Yan yung pinakamasarap, malunggay. Ito ko lang yung kinuha sa... Tanim ko yan, guys. Diba? Nung ano,
nung lockdown, nakatanim ako ng malunggay, di ba? Hanggang ngayon, nagugulayan ko na. Ilang beses ko na nagulayan yan. Kasi pagbibili ka pa sa labas, mahal din yung, yung malunggay, magtanim na lang tayo. Para mas makatipid tayo kahit papano, kahit kunti. Halu-haluin lang guys para maluto yung malunggay agad. Kunting halo-halo lang. Pag nagluluto talaga ako minsan, hinihiwa ko yung sili talaga, maliliit. Kaso hindi ko kailangan, hindi ko ngayon siya pwedeng hiwain kasi gawa ng may kakaing, may kakaing bata at matanda. Bawal kasi sila. Ayan. Sarap-sarap, malapit na maluto. Kitang-kita mo yung gata na talagang purong-puro. Sarap. Pagutom tuloy ako, kakatingin. Mahilig talaga sa ako sa gata. Yan talaga ang specialty ko, ginataan talaga lahat. Kasi kami mga taga Bicol, mahilig kami sa gata. Yan. Tsaka pag ginataan yung ulam natin, so napaparami tayo ng Ayan, nagluto din ako sa kabila. Diba? Kasi pag kabilaan yung pagluto ko para mas mabilis. Ayan guys, malapit ng maluto. Ganyan lang yung guys, yung pagluto ng ginataan. Alam kong madali lang talaga yan. Madali ang luto lang yan Sabi ko nga mas masarap pag ang ulam natin ay gata ngayong Kaya nakapagluto ako ng madali yan. Ayan, and guys, luto na siya. Thank you sa panunood. Ayan, maraming salamat guys. So that's it. Totoo na. Yan lang, madali lang yan guys. Ayan din yung yung pinirito ko din pork chop. Paborito yan ang ko eh. Ayan na. Kakain na kami. Thank you sa mga panonood nyo guys. Panonood, di ba? Maraming salamat at sa support yan. Sa aking luto-luto. Ayan na sila, kakain na. Ayan na sila, di ba?